Paranoia, extreme and unreasonable suspicion. Sa Tagalog, paraning. Hindi ka makakilos dahil sa sobrang takot. Takot na kakainin ka bigla ng lupa, na paglabas mo ng bahay, bigla kang sasagsaan o marandasang truck. Takot na pinagchichismisan ka ng mga kapitbahay mo at sasaksakin ka ng lasing na tamboy pag uwi mo. Takot na pag nakikipagromansa ka sa iyong kasintahan, eh biglang may hidden camera pala. Paano ba napapraning ng isang tao? Siguro, umubos ka ng 3 kilong shabu o kaya manood ka ng balita. Sa unang tingin at pandinig, parang napakalaking banta sa ating kabuhayan, kalusugan at demokrasya ang AH1N1 virus. At dahil napakahabang pangalan at mahirap bigkasin anak ng tupa, at dahil wala na tayong oras at susunod sa atin ang mas importanteng mga programang gaya ng Juicy at All the Way with Jojo A, tawagin na lang natin itong swine flu. Eh, anak ng tipaklong naman pala eh. Isa pa lang pala namamatay. Sakit pa sa puso ang dumali. Nagtatrabaho pa sa kongreso. So ganun, isa. Mas marami pa pala ang namamatay sa aksidente sa motorsiklo at saksak sa inuman. O kaya sa pagtsibog ng chicharong bulaklak, sising bulalo, lechon kawali at lahat ng mga paborito kong ulam. Natatakot lang tayo sa mga bagay na hindi natin lubos na naiintindihan. Ang alam lang natin, nakakahawa at sakit lang siya ng mga may kaya sa buhay dahil ang mga nagkakaroon lang nito ay mga nakakabiyahe lang. Alam natin na dahil dito, laging walang pasok kaya iskulbuo ka lagi ang mga mokong estudyante. Pero bukod dun, ano pa bang alam natin tukol dito? Bakit ba ito tinawag na AH1N1? Bakit sa dinami-dami ng mga bansa sa mundo, sa Mexico pa ito nagsimula? Pero meron na ba nag-report na kahit sa Mexico mismo ay tuluyan ang napuksa itong sakit na to? At may nag-report na ba sa 10 na ang sexy na si Roda ng Showbiz 10 Bits ay wala naman talagang swine flu? Sino man laging labas ng labas sa TV para mag-press con at magbabala? At ang mga taga-DOH na rin mismo ang sabi sa'yo, huwag magpanik. Sino ba mga nagsabing, huwag ka muna dyan mag-mall, huwag ka manood na sine? At bakit ang simbahan mismo ay may dasal na laban sa swine flu? Sino ba talaga ang pinakamalaking mampraning sa atin? At sino ba kumikita dito? Sa negosyo ng pagbabalita, may kasabihang bad news is good news. Tingnan mo naman yung mga laman ng tabloid at karamihan ng mga news programs. Hanggat kaya nilang siksikan ng mga balita na karumal-dumal, na krimen, mga imahe na aksidente, rape, rambulan, gagawin nila. Wow ha! Panig pala ng katotohanan at serbisyong totoo lamang. Pero huwag ka na rin magulat kung ang kauna-unahang namatay sa swine flu ay isang empleyado ng House of Representatives. Sa dinami-dami ng mga congressman doon, may karapatan ka talagang mapraning.